Lord. Sa ating pong pag-aaral ngayon, i-discuss pa rin po natin ang Trinitarianism. Trinitarianism regarding definition and historical development. Ito na po ang last part ng ating pong pag-aaral sa Oneness of God. Sa mga susunod po ay ating tatalakayin is regarding the book of Daniel, yung pong about prophecy. So sa ngayon po, ito yung panghulihan po natin pag-aaral patungkol po sa One God. Okay, makakaw po na po ang bawat isa sa inyo. Praise God. Ito po ay pag-aaralan natin upang nang sa gayon ay mas maintindihan po natin yung atin pong katotohanan na pinananayuan, wala diba kundi pakikisa ng Diyos. Ito po ay ating pinag-aaralan upang nang sa gayon, kung may makausap po tayo na ito ang kanilang paniniwala, at least alam po natin kung paano po ipapasok sa kanila yun po patungkol sa pagiging isa ng ating pong Panginoon. Now, unang-una po ay when it comes to definition nito pong Trinity. Now, we know that Trinitarianism is the belief that there are three persons in one God. So, ito po ang kanilang paniniwala. Mayroon lang po kung isang Diyos, pero tatlo ang kanyang persona. At alam po natin ito, ito yung pinamulatan natin noong mga bata pa tayo sa ating pong unang pananampalataya na mayroon daw pong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pero hindi po nangangahulugan mga kapatid na nagsasabing mayroong iisang Diyos ay nangangahulugan na po na ito ang dapat po nating paniwalaan. Sapagkat ang salita pong Trinity, mga kapatid, ay wala po sa Biblia. So this is a non-biblical terminology. At yung bagay po na hindi natin masusumpungan sa Biblia, mga kapatid, ay hindi po natin dapat ito ituro. Bukod po doon sa terminology mismo, yun pong pinaka-essence nito, yung diwa na sinasabi nito, wala din po tayong masusumpungan sa banal na kasulatan. So, sa pagtuturo nga po nila nitong Trinity, sinasabi po nila na yung tatlong persona daw po co-equal in power and authority. Magkakapantay lang daw po sa tinatawag na kapangyarihan at otoridad. Pero lagi po natin tatandaan, mga kapatid, kapag binabasa po natin ang Biblia, bakit si Jesus ay nanalangin sa Ama? Kung sila ay co-equal at kung talagang susundan natin ang kanila pong paniniwala. So doon pa lang po makikita natin na mayroon na pong pagkakaiba. They are not co-equal sapagkat nandoon po ang subordination o tinatawag na pagpapailalim o pagpapasakop ng Anak. So, ano po ang sinasabi nilang pantay-pantay? Isa pa po, ito raw pong tatlong ito ay co-eternal in the past. Pare-pareho daw po silang walang hanggan ang pag-iral. Pero sa ating pong pag-aaral noong nakaraan, ating pong binigyang pansin na ang Anak ay may pasimula. Wala pong tinatawag na eternal sonship. Siya po ay nagsimula doon po, mga kapatid, sa paghihi nito po si Maria. At siya po ay ipinanganak sa takdang panahon na ibinigay sa kanya. So makikita po natin, hindi sila co-eternal. Sapagkat nandoon, yun pong
kanyang pagiging Diyos, yun ang walang hanggan. Pero nung siya po ay magkatawang tao, yun po ay may pasimula at yun po ay magkakaroon ng katapusan. So, makikita po natin mga kapatid na hindi po ayon sa katuruan ng Biblia yun pong sinasabi nito pong Trinity Doctrine. Kaya hindi po natin ito dapat lubusang panagnan. At kahit nga po sa tinatawag na mga pictures na atin pong nakikita, kailangan kita mo isa o tatlo. Tayo po ay marunong magbilang. At alam po natin mga kapatid sa pamamagitan ng ating paningin kung ano ang isa at ano ang tatlo. Kaya po ito ay nagbibigay po mga kapatid ng confusion sa mga tao na kung saan ay naghahanap sa katotohanan. Although, nandoon po kahit sila na nagtuturo nito, ay mayroon pa rin po mga kapatid na kalituhan sa kanila sapagkat kahit sinasabi po nilang iisa ang Diyos, pero sa kanila pong mga pagpapaliwanag ay dumadami po ang Diyos. Okay? Ito pong nakasulat na ito ay mula sa mga Trinitarian ministers na kung saan ay ipinapaliwanag po nila ang kanilang doktrina. Ito ang nakalagay. What we mean by divine Trinity is that there are three separate and distinct persons in the Godhead, each one having his own personal spirit body, personal soul, and personal spirit. In the same sense, each human being, angel, or any other being has his own body, soul, and spirit. Ang sabi nila, di isa nga daw ang Diyos. Pero ito daw tatlong persona nito, magkakaiba, distinct eh. Na kung paano ang bawat tao, syempre ako, hindi po pwedeng, halimbawa, yung kaluluwa ko, espiritu ko, at katawan, ay magiging kapareho ng kay Sister Leia, magkaiba. So, distinct kami. Now, ang sinasabi po nila, yung three persons daw, distinct, na mayroong kapwa, mayroong human personal soul, may spirit body, at may tinatawag po, mga kapatid, na kakanyahan. So, ibig po sabihin, kapag ka tatlo, paano masasabing isa? Di po ba? Ano pa pong sabi nila? Thus, there are three separate persons. Ginoon niyo po, separate persons in divine individuality and divine plurality. The word God is used either as a singular or a plural word like sheep. Yung pong sheep o tupa, ito po ay hindi ginagamitan ng letter S kapag ka naging plural. Alimbawa, hindi tulad alimbawa ng alimbawa ay baby. Pagka naging dalawa na, babies, di po ba? Pero ito pong sheep, isa man o marami man, sheep pa rin. Hindi po ito nilalagyan ng S. So para pong animoy singular, kahit po siya ay plural na. No, ganun daw po ang God. Ang sabi nila na kung saan God na sabihin po natin iisa man o parang maraming miyembro, maraming persona, God pa rin siya. Wala pong letter S sa huli. Pero napakahirap pa rin po, mga kapatid, na i-picture sa ating kaisipan na yung tatlong sinasabi nila may pare-parehong kakanyahan ay iisa. Ano pa po ang sabi? Individually, each is called God. Collectively, they can be spoken of as one God because of their perfect unity. Yes. Pag sinabi pong unity,
Pwede ko bang sabihin, I am united to myself? Hindi po pwede magkakaroon ng isa ng pagkakaisa. Amen? Pag sinabing nagkakaisa, yan po ay higit sa isa, dalawa, tatlo, o mas marami pa. Okay? Kahit pa po sabihin, perfect unity, sakdal na pagkakaisa. Pero pag sinabi natin pagkakaisa, ito po ay nangangahulugang dalawa, tatlo, o mas higit pa. Yun pong involved doon na katauhan. Kaya po, napakahirap pong tanggapin ng ganito pong katotohanan. Kaya nga po, ito pong tinatawag na Trinity Doctrine ay kalimitan po ipinipicture nila sa pamagitan po ng shape na triangle. No? Na ganyan daw po, no? Ipicture nila daw na ang Diyos ay iisa. No? Pero nandoon po, may tatlong sulok. Yan. Ang sabi, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, but the Father is not the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father. Paano po ngayon masasabi natin na iisa po yan ay gayong hindi raw naman sila pagkakapareho? Di po ba? Kaya kahit po sila mga kapatid ay nagkakaroon ng tinatawag na kalituhan sa pagpapaliwanag. Kahit po mga Trinitarians, iba't iba po ang kapaliwanagan nila doon po sa tinatawag na Trinity Doctrine. So, ito po, no, so kapag nakita po natin yan, tsaka po yung symbol ng triketra na para po magkaka magkaka-entangle po sila na tatlo po na parang pa-oval. No? Triketra po ang tawag doon. Ginagamit din po yun as a symbol of the Trinity. So, makikita po natin na ang kanila po, mga kapatid, na paniniwala ay sabihin natin nanghahawak sila sa isa pong pagtuturong hindi nila lubusan naunawaan. Kaya sila na rin po ang nagsasabi na ang doktrina daw po ng Trinity, kung iyong uunawain, manolomo ka. Galing po talaga sa kanila. Pero ang sabi nila, kung hindi mo naman pananampalatayanan na yun daw ang katotohanan, hindi ka ligtas. Saan ka susuot noon, mga kapatid? Kaya para bang pilit mong tatanggapin, o sige na nga, dahil hindi ako maliligtas, kahit hindi ko naintindihan, tatanggapin kong yun ang katotohanan. Napakahirap po maging gayon. E maaaring masabi natin, hindi pala ito ang katotohanan, pero bakit ito ang lubusang nahayag sa ating pong kapanahonan? Daw lagi po natin tatandaan, mga kapatid, na sa pagdaraan ng mga panahon, yamang yung pong unang simbahan, mga kapatid, yun ang talagang matibay sa kanila pong paghawak sa pananampalataya. Noong pong dumating na yung 100 AD, na yung kahuli-hulihang apostol, alam po natin, si Apostol Juan ay namatay, nang noon po, nagkaroon po ng unti-unti ng paghina sa pagkapit ang mga tao sa katotohanan. Most especially, tumindi po ang persecution. At hindi na po ganun ang naging commitment nila na para bang handa silang mamatay para sa pananampalataya. Hindi tulad noon ni Esteban na talaga kahit anong gawin, no? Patayin man sila, no? Siya man ay baruhin hanggang sa pamatay, ipakikipaglaban niya ang katotohanan. So, nang humina na po yung kapit sa pananampalataya nito po mga nagsasabing sila ay mga believers, nagkaroon na po ng unti-unting pagpasok ang iba't ibang uri ng mga hidwang pananampalataya. Tingnan natin po ang ilan sa mga bagay na kung saan ay
involve po doon sa kasaysayan kung paano po na-develop ito pong Trinity Doctrine. Okay. So, inuulit po natin, ang Trinity po ay wala sa Biblia, wala sa lumang tipan, wala rin po sa bagong tipan. Kahit po from Matthew to Revelation, wala po tayong masusumpungan ganito. Ibig pong sabihin, ito po ay later development and this is a man-made doctrine. Hindi po ito galing sa Biblia, hindi po ito ang tinuturo ng Diyos sa kanyang mga salita. Ito po ay katha ng tao. Now, according po mga kapatid, when it comes sa historical development, the Trinitarian dogma is in the last analysis, a late 4th century invention. Kalagay po dito, invention mga kapatid, na-invento po ito. Hindi talaga ito yung sa pasimula. At mamaya po, makikita po natin kung bakit sinasabi po na late 4th century nagkaroon po ito ng development bago po ito lubusan na ipinroclaim na talagang ito po ang paniniwala ng mga tao na nakipaglaban para po dito. Okay. Now, lagi po natin tatandaan mga kapatid na ito pong Trinity Doctrine ay hindi lang po sa Christian religion. Kahit po sa ibang mga pananampalataya, kaya makikita po natin may pagan roots po ito, itong Trinity. Ito po ay nagmula sa pagano at may kapareho po ito doon sa mga pananampalataya. Noon po mga taong hindi talaga naniniwala sa tunay na Diyos. Now, ano po yung mga binanggit mga kapatid sa history about po sa mga trinities? Okay? Ang isa po mga kapatid ay ang tinatawag na Babylonian Trinity. Noon pala po ay may nag-exist na doon sa Babylonia na pagtuturo patungkol sa Trinity na may animoy tatlong Diyos na kung saan ay umiiral upang magkaroon po ng kapangyarihan dito sa mundo. Okay? So, when it comes po doon sa Babylonian Trinity, ito po explanation. That it was the Eternal Father, the Spirit of God incarnate in a human mother, and a divine son, the fruit of that incarnation. So, dati po, doon sa Babylonia, ang Trinity ay, ano nga po, ama, anak, at saka ina. Siguro po, narinig natin itong pangalan ni Nimrod. Di po ba siya yung, ano, nanguna sa pagtatayo dito pong tore? Doon po sa lugar ng Shinar na kung saan ay alam po natin sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi na ipagpatuloy. Dahil nga po, it's against the commandment of God. Ang sabi po sa kanila ay kalata ninyo ang buong lupa. Pero anong ginawa nila? Sila po ay nagsama-sama. Isa pong pagkakaisang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakaisa po nila ay pagre-rebelde laban sa Panginoon. Bakit? Dahil hindi naman sila inutusan ng Diyos na magtayo ng tore. At sinasabi nga po ng mga Bible scholars, ay marahil nga po ay naisip nila na magtayo ng tore. Bakit? Dahil naisip nila ay siguro ay magkakaroon na naman ng malaking baha. So pag nagkaroon, meron tayong maaakyatan na tore at tayo ay maliligtas dahil ang kanilang pong goal ay isang tore itatayo na abot daw sa langit. Eh kahit nga dito sa modern times eh, alam po natin hindi yun magagawa. O kahit yung pinakamataas ngayon na gusali, alam po natin hindi kaya umabot mga kapatid sa kalangitan. So, makikita po natin na itong si Nimrod ay nagkaroon po ng isang makataong kaisipan na kung saan pagre-rebelde laban sa Diyos. No?
Nandoon po itong kanyang asawa, si Semiramis, at yung pong kanilang anak na itong si Amos. So, para po ang nagiging father na tapat ay yung si Nimrod, ay yung pong Holy Spirit, yung Dove, yung kay Semiramis, at saka po yung son, dito naman kay Amos. Kaya po, noon pa man, meron na pong pagganong sabihin po natin pagtuturo patungkol po sa Trinity. At alam niyo po, ang kaaway ay napakadaya. Nagagamitin niya po ang mga bagay na ito upang nagsagayon animo ay sabihin sa tao na pati po sa Kristiyanong pananampalataya pwede rin magkaroon ng Trinity. Kasi noon niya meron na eh. Pero hindi po dapat tayong padaya, mga kapatid, sapagkat alam natin mayroon lamang iisang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Amen? Saan pa po mayroong ganitong pagtuturo? Yun po tinatawag na Egyptian Trinity. Naniniwala din po sila na may Trinity, yung mga taga Ehipto. No? Meron po silang kinikilalang Diyos, si Ra, si Amon, at si Thoth. They were combined as three embodiments or aspects of one supreme and triune deity. Okay? So, sila rin po, no? Biruin niyo po, noon pa pala, no? Bago pa dumating ang ating Panginoong Hesukristo, may mga ganito ng pagtuturo na dumadaya sa kaisipan po ng mga tao. No? So, sa palagay po nila, ang tatlong Diyos ay mas makapangyarihan kaysa isa. No? Pero kahit sinasabi nga po natin, kahit libo-libo at milyon-milyon pa yung mga Diyos at Diyosa na yan. No? Pero kung ang iisang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, aakin natin yung napakaraming Diyos, yun ang isa, nalilimutan pa natin. How much more yung pagkarami-rami na hindi na natin kilala sapat na ang iisang Diyos na dapat po natin kilalihin sa ating buhay dahil sa isusuko po natin ang lahat-lahat sa Kanya. Praise the Lord! At bukod po dyan, mga kapatid, meron pa po silang second set ng Trinity. Meron pa po isang Egyptian Trinity. Yung pong composed ni Osiris, ni Isis, at ni Horus. Ang isang po dyan ay babae. So, ibig pong sabihin yan, meron na naman may ama, anak, at may ina. So, ay kita po natin na talagang pilit pong pinararami ng tao ang Diyos. No? Pero kailanman po ang Diyos ay hindi darami. No? Kailan po ang kanyang pagiging isa ay hindi mababawasan ang kapangyarihan. Ang lahat po ng bagay ay lilipas, mga kapatid, pero ang Diyos, siya po ay hindi nagbabago, siya ang noon, ngayon, magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ano pa po? Tingnan pa po natin sa ibang pananampalataya. Doon po sa Hinduism, yung po tinatawag na Hindu Trinity. Tuloy niyo po yan. Ang kanila pong kinikilalang Diyos, si Brahma, the Creator, si Vishnu, the Preserver, at si Shiva, the Destroyer. Tuloy niyo po yan. Yung isa ay taga-likha, yung isa ay taga-pagpanatili, yung isa ay taga-sira. Ano ba niyo yan? May Diyos bang taga-sira, mga kapatid? So, makikita po natin na talagang may kinikilala po sila na tatlong kapangyarihan na kung saan ay naghahari sa kanilang buhay at sa kanilang pong bansa. Now, meron ka rin po tayong makikita itong Hindu Trinity na ito, sometimes po ay represented by a statue of one God with three heads. Makikita ko rin po, kahit magkita tayo sa internet, no?
Yung pong isang ano, isa dito ay di may mukha sa harapan. Meron pa po dito. At saka po dito, mga kapatid, yung pong Hindu Trinity, tatlo ang mukha kasi nga ay ano eh. Ay, isa ay creator, yung isa ay preserver, at yung isa ay destroyer. So makikita po natin, may mga bigger roots talaga po ito. Christian Trinitarianism. Kaya dapat po tayong maging maingat. At hindi po natin ibinase ang ating pananampalataya sa Diyos ayon po doon sa pagan deities. Ang ating pong pinagbasihan ay yung paniniwala ng bansang Israel. Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Amen? He is only one. No? Isang-isa lang. Yung pong sinabi natin, Ekad. Kung inyo pong pag-aaralan yung Hebrew, minsan po, nagtitingin po ako sa internet kung paano yung Hebrew language. No? Sa kanila po, yung halimbawa, yung 1 to 10, yung 1 po nila, Ekad. No? Paano ang isa ay magiging tatlo? Iba po ang tatlo sa kanila at ibang isa. So pag sinabi sa ating one, isa, sa kanila, ekad, kaya napakahirap na isipin nila, paano ang isa ay magiging tatlo? Isa nga eh. Amen? Kaya hindi po sila, mga kapatid, mababago sa kanilang pananampalataya, no? Na mayroon lamang iisang Diyos. Ang tangi nila naging pagkakamali. Hindi nila pinaniwalaan na ang nag-iisang Diyos na yon ay nagpahayag sa laman sa katauhan po ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang matindi nila, mga kapatid, no? Na pagkakamali at kasalanan. No? Pero alam po natin, ang bansang Israel ay muli pong babalikan ng ating Panginoon upang ipahayag sa kanila, no? Na yung hinihintay nilang Mesiyas noon pa dumating. No? At yung kanila pong hinihintay na siya ay darating, pangalawa niya na yung pagdating, mga kapatid. No? At alam po natin na yung mga tunay na nananampalataya ay magkakaroon po ng pagkagising sa kanilang kaunawaan at sa bandang huli po ma-realize nila na ang Jesus na itinakwil nila bilang bansa ay ang Jesus na siyang Mesiyas na ipinangako po sa banal na kasulatan. Amen? So, nakikita po natin, mga kapatid, na hindi po ayon sa mga pagan deities ang pagtuturo po sa nag-iisang Diyos, kundi mula po sa pananampalataya ng bansang Israel. Now, ano pa po, mga kapatid? Yan. Meron po tinatawag na Buddhist Trinity. Meron pong tinatawag silang Trikaya or three bodies. The first is the eternal cosmical reality. The second is the heavenly manifestation of the first. And the third is the earthly manifestation of the second. Pero ano po yan? May cosmic, may heavenly, at meron pong earthly. So, yan po ang kanilang paniniwala na yung tatlong katawang ito ay iisa lang daw yung Diyos sa kanila. At meron din po ang mga Buddhists, they also worship three-headed statues of Buddha. Meron din po, kagaya po nang sa Hindu, no? Na meron din po na may tatlong mukha rin po na kung saan ay mga estatwa na sila po ay sinasamba. Ano pa po? No? Ito po ang Taoist Trinity. Official Trinity of Supreme Gods. Sino-sino po? Yan. The Jade Emperor. Ito po si Lao Tzu at si Ling Pao, called the Three Purities. So, makikita po natin, mga kapatid, na talagang hindi lang po iisang relihiyon ang siya talaga pong dinaya nitong si Satanas. Sa bawat pananampalataya na kinikilala ngayon, no, talaga pong
gumawa siya ng mga panlilim lang upang nang sa gayon ay ialis po ang paningin ng mga tao doon sa tunay na Diyos na dapat panangan sa atin pong buhay. So again, atin pong binibigyang pansin na ang kaisipan po ng Trinity ay hindi talaga po originally mula po sa Sangkakristiyanuhan. Nangopya lang po ang Kristyanismo. Pag sinabi po natin Christianity, ito lang po ito yung tinutukoy natin, mga kapatid, yung apostolic, no? Kapag tayo po, alam natin tayo Kristiyano. Ang tinutukoy po Christendom ay yung kabuuan po ng religion ngayon, no? Yung po Catholic is considered, no, as part of the Christian religion, no? Tsaka po yung mga sabihin natin, mga Sabadista, Iglesia ni Cristo, they consider themselves as Christians. Mga born again Christians. Yan. O, as long po naniniwala kay Jesucristo sa kanyang pagiging Diyos man o pagiging tao, ay tinatawag po Christian. Kaya nga po, from the word Christ, believer of Christ. Although ang religion po ng Islam, naniniwala rin kay Jesus. Pero bilang isang propeta lang na kanila po ay parang kapantay o baka hindi tagpa nga, no? Itong si Muhammad ang pagiging propeta ni Jesus kung sa kanilang pananaw at si Allah na po ang pinikilala nila Diyos. Okay? So, nandoon po na mayroon pong matibay talaga na may paniniwalang mayroon lang iisang Diyos. Ang Judaismo ng mga Israelita at yun po Islam ng mga Muslim. Yan po, no? Pareho yung matindi ang paniniwala, isa lang ang Diyos, no? At sa Sangkakristiyanuhan nga po, pagkaman may sinasabing iisa ang Diyos lamang, pero iba-iba po ang pananaw, no? Baka nga may maging apat pa, no? Brother Boyle. Dito nga po sa Trinity Tatlo, sabi nga po ni Brother Boyan, dalawa, yes, meron po, existing as dalawa. Meron pa yata, may gusto maging apat, ano, dahil dati po, eh, parang gusto po isama si Maria as the Mother of God. Ay, madadagdagan pa ang pagka-Diyos. Parami ng parami. Pero alam po natin, mga kapatid, ang Diyos po ay hindi dumarami. Ang Diyos ay nananatiling isa. Hindi siya magbabago. Palakpakan po natin. Okay? Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Now, when it comes po, mga kapatid, sa historical development nito pong Trinity Doctrine, actually, ang kinikilala pong Father of the Christian Trinity ay walang iba kundi ito pong si Tertullian. Okay? Yan. So makikita po natin, mga kapatid, noon po, nung binigyan po nila ng definition, ito pong Trinity, ganyan po ang picture na kanilang ginagamit. Biro nyo po, galing din sa pagan deity na kung saan may tatlo pong po ba, kahit nga maalala ko po noon si RJ na kung saan ay nagtuturo noon ng Sunday School, no? Anong pagkaalam nyo sa Diyos? Na meron ba siyang tatlong mukha na may isang katawan? O kaya tatlong katawan na dikit-dikit? O may isang ulo na tatlong katawan? Ang sabi ni RJ noon ay, monster?
ba talagang alimoy nagiging halima kapag ka, i-picture po natin ganyan ang Diyos. No? So, ito pong si Tertullian ang tinagurian pong father of Christian Trinitarianism. No? Siya po ang unang gumamit, mga kapatid, ng salitang Trinity. Sa Latin po ay Trinitas, yung salita pong substance at salita pong persona. O, siya po ang gumamit nitong una. At ito nga po isa sa quotation na kinuha mula sa kanya. Sabi niya, "We worship unity in Trinity." Sabi niya po. "And Trinity in union, neither confounding the person nor dividing the substance." Ano po tayo makakasamba, no? Doon sa Trinidad na mayroon pong pagkakaisa na ang persona daw po ay hindi kayang mahati-hati. Kanyo daw po yan, talagang nililito po ang ating kaisipan. "There is one person of the Father, another of the Son, another of the Holy Ghost, but the Godhead of the Father and of the Son and of the Holy Ghost is all one. The glory equal, the majesty co-eternal." Pero noon po, mga kapatid, siya po ay talagang parang lubusang hinikilala at pinasasalamatan dahil siya ang nakapagpaunawa sa mga tao kung ano nga ang pagiging isa ng Diyos. No? Pero alam niyo po, mga kapatid, ito ang naging sanhi upang lalo po na ang mga tao ay maniwala po, mga kapatid, sa daya ng kaaway. At siya rin po ang nagsabi, "I believe it because it is absurd." Yung Trinity po. No? Ano ibig sabihin ng absurd? Ang absurd po, it means unreasonable, illogical. No? Pinaniniwalaan daw niya ang Trinity dahil walang logic at parang hindi makatuwiran. No? Pinapaliwanag niya, pero sa kanyang isipan ay parang hirap pa rin unawain. And yet, yun yung pinagtutulakan niya at pinagpipilitan niya, ito ang totoo. Ito ang katotohanan. So, kung makikita nga po natin, ano, gawin niya po, ganyan ba ang Diyos natin? Nakakatot po talaga. Para pong magiging halimaw ang magiging tingin natin sa Diyos. Alam po natin, mga kapatid, higit ang Diyos sa anumang pagsasalarawan ng tao. In the book of Revelation, sinasabi nga po, hindi nga siya matingnan. Ito pong si Apostol Juan, dahil po sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kalimingan. Pero walang ipinicture si Apostol Pablo, ay si Apostol Juan, no? Na dikit-dikit na tatlo. Wala po, mga kapatid, laging iisa, no? At yun nga po, pinaliwanag natin kung may binabanggit mang tupa, no? Yung lamb, no? Ay, hindi po ibig sabihin separate person po yun. Kundi ito po ay kumakatawan sa kanya pong pagiging tao. Yaman siya po. Yamo sa po, mga kapatid, ang naging sakripisyo para po sa bawat isa sa atin. And then, ito po si Sabellius, mga kapatid. Si Sabellius po, siya po actually yung nagbigay ng katuruan patungkol po sa nag-iisang Diyos. Siya po ang tinawag na heretiko. Si Sabellius po sinasabi, taught that God was single and indivisible. Siya po ang nagturo nito, no? Na ang Diyos ay iisa lang at hindi kayang mapaghiwa-hiwalay. With Father, Son, and Holy Spirit being three modes or manifestations of one divine person. Siya po ang nagturo na ang Father, Son, at Holy Ghost ay hindi po persona, kundi mga kapahayagan o opisina ng nag-iisang Diyos.
Sabi po, as Abelian modalists would say that one God successively revealed himself to man throughout time as the Father in creation, the Son in redemption, and the Spirit in sanctification. At ang sabi po dito, mga kapatid, Sabellius' opposition to the emerging idea of the Trinity led to his excommunication as heretic by Pope Calixtus I in AD 228. Inawag po siyang heretico, mga kapatid. At siya po ay excommunicate dahil po sa pagtuturo niya ng katotohanan. Ganyan po katindi, mga kapatid. Dumarating sa point na once ay pinakipaglaban mo kung ano ang totoo, ito po ang mga kapatid ay magiging katalunan din ng buhay. Pero sabi niya, mabuti pa yun, no? Na iyong itinanghal ang Panginoon dito sa lupa at itatanghal ka naman doon sa langit. Pero kapag itinakwil mo ang Panginoon, pag ang kanyang salita at katuruan ay itatanghal din po tayo doon sa langit. Pero, nais po natin mga kapatid na ang katotohanan ng ating panghawakan ay patuloy na pinag-aaralan po natin ang kanyang salita. And then, formally po ay nagkaroon talaga ng pag-uusap patungkol po dito sa Trinity Doctrine doon po sa dalawang konseho na kung saan nagkatipon-tipon po yung mga kinikilalang mga reliyosong tao upang nang sa gayon ay pag-usapan po nila ang patungkol po sa pagiging isa ng Diyos pero iba't iba pong interpretasyon. Dito nga po sa Nicene Council noon pong 325 AD, dito po nabuo mga kapatid na ang Ama at saka po ang Anak ay magkahiwalay na persona pero iisa lang na Diyos. Dito po unang nabuo yun. Wala pa po yung Holy Spirit. Although kasama, pero wala pa rin pong explanation patungkol doon. Pero, noon pong 381 AD, doon naman po sa Council in Constantinople, doon po ibinagdag, doon sa nauna, yung Father and then Son, dito naman po sa Council of Constantinople, dito po idinagdag yung pong Holy Spirit. Kaya nga po, sa ngayon, ito po ang kanilang pinaniniwalaan, pero as we can see, na ito po ay hindi mula sa banal na kasulatan. So in conclusion, mga kapatid, we know that the word Trinity is a non-biblical terminology. At wala po tayong masusumpungan na ganito sa banal na kasulatan. Ito po ay lakha ng tao. At ito po, mga kapatid, ay makikita natin na naging development kung lubusan po natin pag-aaralan ang kasaysayan. Ulit po natin, ang pinag-ugatan po nito ay walang iba kundi yun po paniniwala na mayroon po maraming Diyos. Amen? Yun po sa Babylonian Trinity, yung Egyptian Trinity, maging sa iba-iba pa pong pananampalataya. Ang doktrina po ito, mga kapatid, ay hindi nag-exist during the time of the Church hanggang doon po sa tinatawag na 3rd century. Pero nung pumasok na po yung 4th century, doon na po, mga kapatid, na unti-unti na nag-develop ito pong higwang pananampalataya nito. At makikita po natin, mga kapatid, na hanggang sa ngayon, ito po ay nagpapatuloy na itinuturo sa mga tao. Ito nga rin po ang ating nakakisnan, pero salamat ang isang dakilang kapahayagan tungkol sa nag-iisang Diyos
ay mayroon pong ginamit ang Panginoon na instrumento upang ito po ay makarating sa atin sa laman sa apostolikong pananampalataya. Hallelujah. There is only one God and He will remain to be one, huh? Eternally. God will not be multiplied in number. Huh? God will remain as He is. Siya lang po, mga kapatid, ay nagpahayag sa laman para sa ating pong kaligtasan. Pero once na matubos niya na po ang mga tao na nanampalataya sa Kanya, the Bible says, God will be all in all. Amen? At tayo po, mga kapatid, kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pananampalataya, alam po natin siya ay muling babalik para sa atin at magbibigay sa atin ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Wala na pong hirap pa man, wala nang mga karamdaman, wala nang kamatayan. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang mga dating bagay ay tawag na imbaka. Hallelujah! Hallelujah! Pakulihan po natin ang ating Panginoon. Thank God for who He is! Hallelujah! Dili ko po ang bawat isa. Salamat po sa ating Panginoon na ating po kaisipan ngayon ay hindi po magkakaroon ng kalituhan. I remember mga kapatid na ako po ay nagbabasa na rin noon ng Bible dahil nga po nanisnan ko rin ang ganitong katuruan ay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Dumating talaga po sa akin yung kalituhan. At ako'y nagtanong bilang isang bata, kanino pala ang talagang tatawag? Sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo? Paano yan? Baka pagka lumabis ako doon sa isa, ay mahili yung isa. Kaya ang nasa isip ko po noon, dapat pag nanalangin ako doon sa isa, kung ano yung panalangin ko, doon sa isa ay gayon din, at doon sa isa ay gayon din, para sila ay pantay-pantay. Pero alam niyo po, hindi ko rin nalawa. Sapagkat mahirap ang maging gayon, no? Na ikaw ay mananangan doon sa tatlong katauhan ng mag-iisang Diyos. Pero alam niyo po, mga kapatid, nung tinanggap ko po ang katuruan patungkol sa nag-iisang Diyos, hindi po ako dumaan sa Bible study. Alam niyo po yun, yung noong minsan na may bumanggit lang noon, may kausap po ako noon at galing pa siya sa ibang church na napakasimpleng salita, di ba iisa naman talaga ang Diyos? Hindi ko po alam kung anong dumating sa akin na biglang animoy ipinaunawa sa akin ng Panginoon, iisa lang siya at hindi siya maraming persona. At that moment, natanggap ko, no? Na ang Diyos ay hindi isa lang talaga, pero bakit naniniwala ang tao na mayroong tatlong persona ng Diyos? So at that point, no? Mas nauna po, mga kapatid, yung understanding bago po dumating yung tinatawag na Bible study. No? So that means it's a divine revelation. Hindi po ito dahil nadoktrinahan tayo, hindi po dahil na ito ay ipinagka-turo-turo sa atin at parabang sa school na dapat ko itong matutunan at dapat kong tanggapin. Hindi lang po yan, mga kapatid. It's not just all human knowledge, but it's by the divine revelation of the Lord. Palakpakan po natin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So as we pray to Him and calling on His name, Jesus, we know He is one. He is absolutely one and number. Hallelujah. Sa gawa, hanggang natin i-commit, i-surrender ang ating buhay sa nag-iisang Diyos na nagbigay sa atin ng katotohanan at nagbigay sa atin ng Kanyang buhay
upang maligtas tayo sa kasalanan na sana'y magdarila sa atin sa walang hanggang. Hallelujah.